ways of living. Never give up, never stop trying, and never stop learning. And this is your Aaron Mecánico. The best is yet to come. Hello guys, so good day sa ating lahat. So pakita ko lang sa inyo paano i-operate yung ating FM machine na ito sa mga bumili sa akin or sa mga bibili sa akin. So ganito lang siya gagamitin. So syempre bago natin gamitin, so check natin yung mga kasamang mga parts or yung mga nakakabit dito sa ating FM machine. So syempre meron siyang hose, then meron siyang ito. Then yan, meron siyang pitan ng pressure, 4 cylinder, tapos may drain ng ating solution. And meron siyang kasamang cover para dito. Yan. Nilalagay yan dyan para yung injector hindi malaglag dun sa loob or lumusot yung dulo ng injector. Yan. So meron din siyang kasamang pang pressure para makita natin yung PSI na binibigyan natin na pressure dito sa ating spray. Yan, makikita nyo yung pressure niyan, may gauge siya. Yan. Then may kasama siyang isang screw. Then kung lagay ng injector pag nagki-cleaning, kasama yan. Then meron siyang mga kasamang wire. Ayan. Then mga socket din, adapter. Para dito sa ating ito, paglalagyan ito. Ayan. So nilalagay yan dyan. Okay, so doon tayo ngayon sa pagpa-power, pag-operate. So dito yung power niya sa gilid. So ito ay 220 volts. Okay, so on lang natin yan. So ito yung switch, on lang natin yun. So pag on natin, ayan. So makikita nyo yung digital. Ayan, makikita nyo yung pulse with adjust, working time, or injection time. Ayan, nasiset siya. Ito yung mga button na to, nasiset siya. So ito naman pitan para sa pressure. So makikita natin yung pressure, pag pinipihit mo to, makikita nyo yung pressure dito. Ayan. So dapat kapag magpi-play tayo at motorcycle naman ang ginagawa natin, dapat below lang siya sa 25 PSI. Huwag nating aabutin sa mga 30 or 40 PSI, masyado na mataas yun. So 22, 25 PSI lang natin i-set yung ating pressure para mas nalilinis or nakikita natin yung spray pattern. Okay, so ito nakalagay naman dito yung mga guide. Ayan. So number 1, ultrasonic cleaning. So pag pinlay natin yung 1, so yan, nakikita nyo 1. Tawag ito yung mga function ng menu. So ito yung selection, kung alin dyan ang gusto nyong i-apply. So ultrasonic cleaning, so dito yon. Ayan, so example natin, number 1. Then start natin, so number 1 siya. Pag play mo, ngayon kung magte-testing naman tayo ng idling, so number 2 natin. So pag idling, yan yung para na dito sa yung spray. So dadaan sa dito sa pump, bubukas yung pump, dadaan dito yung pressure, tapos may nakalagay na fluid tester, then ito nakalagay dito. Ayan, so ibibigay nyo lang yan. Ayan, ibibigay nyo lang sa pag magkakabit. Pagtatanggalin, ipisilin nyo lang ito. Ayan, so pag magkakabit. Pero hindi talaga yan nakalagay dyan. So dito siya nakalagay sa dito. So ngayon, paglalagay naman dyan, ilalagay lang natin ito sa gitna. So isasagad natin yan sa pinakababa ito. Sasagad natin itong thread. Yan, para maisagad natin dun sa gayan. So sagad mo lang sa pinakababang baba. Ayun, so mahigpit na siya pag sagad na. Ngayon, pag nilagay naman natin itong adapter na to, eh siya. Pagka nasobrahan, lalagpas siya. May kasama siyang spacer. Ayan. So may kasama siyang spacer dito. Ito, spacer din to. Para mailock natin ito. Okay, so buksan natin itong plastic. So yun guys. So meron siyang apat na butas. 1, 2, 3, 4. Ngayon, meron itong kasamang mga pangbara dyan sa butas na yan. Kasi ang motor, isa lang yung
naka-injector. So may kasama sa dito, nakakasama sa package na yan, yung mga pambara. So ilalagay natin dyan sa mga butas na yan, kasi ang gagamitin natin dyan, isa lang, mamili lang kayo kung saan yung gagamitin dyan. So halimbawa, ang gagamitin nyo din ay yung ito dulo. So gagawin mo dyan, sasarado mo yung tatlo. Yan, mili lang kayo kung alin yung gusto nyo gamitin. Sarado muna natin. So pwede nyo itong gamitin kamay lang kahit di nyo naipitan ng gusto. May o-ring naman sa likod dyan, may mga kasama ditong reserva. Yan. So ilock na natin yung tatlo. Para syempre, kaya ilalock natin yan, kasi diba may tester fluid lalabas dito. So pag nailagay natin dito yung tester fluid, yan, babagsak sa loob pag din-drain mo, tapos aakit dito pag inon mo. Ngayon papasok dito, so may butas na yan, papasok dyan, dadaan sa loob nito kasi may butas yan sa loob. Yan, ngayon sisirit yan sa apat na butas. Ngayon isa lang injector natin, so isa lang yung ititira natin, ang tatlo babarahan natin. Ayan, tapos yung isa, ito yung sample, meron kasamang adapter na maliit, yan siya, then merong malaki. Ngayon yan ang ilalagay natin dito, yan siya. Ayan, so example lang yan. So yan, nakalagay, no, yan siya. So nilagay ko na injector para, tapos ilalagay natin dito. So yun, nakita nyo yung purpose ng itong parang washer na to. Yan, itong nilagay natin malaki na to, na flat bar. Ang purpose niyan para hindi lumusot yung ito, hindi lumusot yung injector doon sa butas, kasi pag wala yun, lulusot sa loob. Okay? So doon tayo sa next step kung paano ilalak. So yun guys. So yun, kapag wala yung washer na yan, ito ang itsura niya. Ayan, so open na open. Okay. So pag nilagay natin yung injector, ayan, lulusot dun sa pinakababa. Ayun o, lapat na lapat. Hindi natin makukontrol. Mahirapan tayo minsan. Pero depende sa haba ng injector. Kasi ang mangyayari dyan, kapag nilusot mo dyan, hindi na magbabalance dito. So pag nilagyan mo ng tornilyo to dito, meron tayong panlock dyan ito, nakikita nyo, hindi nyo nasasagad. So pag nilock nyo dyan, nakatabing eh. So ngayon, meron naman itong kasamang adapter na ito. Papalitan nyo lang yung isa dyan na mas mahaba para pumantay. Ayun. Yun nga lang, kailangan natin ilagay yung pinaka washer tulad dito. O yung pinaka flat bar. Yung isa. So ilalagay natin dyan. Okay, so italagay natin ito. Papakita ko sa inyo kung paano gamit ito. So nilagay ko siya sa dulo. Ayan. So nakabarado pa rin yung tatlo. Pag nilagay natin ito, yun siya. So nakaipit siya. So, kahit pag inipitan mo to, hindi siya mag-disalign. Ayan. So nakita nyo siya. Ang higpit niyan, alalay lang. Yun siya. So nakalagay na yung injector natin. Ayan. Nakaposisyon na. Then, alagay lang natin ito. Didiin lang natin. Ayan. So andali niya lang ikabit. Then, i-play natin. Kapag may lag... Huwag mo yung mag-play ng selection na yun. Halimbawa, idling. Medyo mabagal ang spray niyan. Medyo mabilis. Acceleration or yan, pipili lang kayo kung ano mga gamitin nyo. Okay, so ganoon siya guys. Then siyempre pag select natin, halimbawa number 2, pag play natin, ayan, uugong yung pinaka pump. Ayan, narinig nyo siya, ayan o. So ito yung volume, o, para matansya natin yung pressure. So yun yung sinabi ko yun, na dapat yung pressure sakto lang. Okay. So, ganun lang guys ang paggamit ng ating tools na to. So, abangan nyo yung mga iba nating paggamit nito. Nasa ibang vlog ko, pwede nyo rin panoorin yung ibang mga FI machine, pwede nyo apply dito. So, syempre, ang wire nito, nakakunik lang yan dito. May kasama dito guys, bubuksan nyo lang yan. Yan, isuksok nyo lang yan. May guide naman yan, hindi pwede kayo magkabaliktad kasi may guide yung isasalpak natin na to. May guide yan. So, pagsalpak nyo dyan, lalagay nyo lang to sa dulo. Then, ang dulo nyan, may kasama siyang adapter. Ayan. Ayan, meron siyang pantusok. Positive, negative lang yan. So, baliktara naman yan sa injector. Ngayon, pwede natin gawan to ng mga adapter para hindi tayo nahirapan kakatusok yung parang sinasalpak lang. Pwede nyo itong i-convert. Kasi sa inyo naman na to, pwede nyo itong i-convert yung pinaka-wire. Oh, i-off muna natin. Ayan. So, pwede natin convert ng socket ito. Para pag naglalagay tayo ng injector or ano-ano mang motor ang gagawin natin, salpak lang natin. Okay? So ganun lang guys, kapag may katanungan kayo, tawag lang kayo sa akin or sa ating group chat support para sa ibang mga detalye kung paano magagamit yung ating tools. Okay? So bye-bye!